Nagulat ang buong bench ng Yokohama sa muling pagbabalik ng Kai Soto at Yuki Kawamura tandem. All-out offense si Kai sa game. Yokohama B-Corp vs. Kawasaki Brave Thunders. Pangalawa't huling pagkakataon ni Kai na makaharap ang former PBA import at Japan National Team naturalized player na si Nick. Dahil after ng season na ito ay magre-retiro na nga sa paglalaro ang sharpshooter big man. Good thing sa part ng Yokohama dahil lalaro na ngayon ang young floor general na mga ito na si Yuki Kawamura. Magandang simula para sa Yokohama kung saan ay tangan nila ang magandang opensa sa laro. Ganon din ang ating pambato kung saan ay nakapagbitaw pa ito ng tres na naging dahilan kung bakit nagtayuan ang mga players sa bench ng Yokohama. Nanatiling intact offense ng Yokohama sa pagtatapos ng first quarter kung kaya't sa kanila mapupunta ang kalamangan 23-19. Matumal ang pagsisimula ng second period ng Yokohama kung saan ay nahabol ng Kawasaki ang kalamangan. Ngunit pagpasok ni Kai at Yuki sa 6 minutes mark ay instant offense ang dala ng tandem ng mga ito. All out rin sa opensa si Kaiju. Babalik na sa Yokohama ang kalamangan sa pagtatapos ng second quarter, 43-36, Kai Soto early 15 points. Gusto mo bang kumita habang naglalaro? Dito lang yan sa pinakaligit na betting site sa mundo na 1xBet. I-click lang ang link sa ating pinned comment at mag-register. Ilagay lang ang promo code na PLAYW1X para makakuha kayo ng up to 6,000 pesos bonus sa inyong first deposit. Pwede kang tumaya dito sa kahit anong sports, lalo na sa basketball, NBA, PBA at marami pang iba. Meron din silang iba't ibang mga online casino games. Sobrang dali lang mag-withdraw at mag-deposit dito using your GCash or bank transfer. Kaya subukan na ang inyong swerte sa 1xBet. Hindi bang kasing ganda ng first half ang opensa ni Kai sa third quarter pero overall ay naging malaking impact pa rin ito sa Yokohama. Magtatapos ang third period na tangan pa rin ng home team ang lamang 71-60. Biglang boost ang opensa ng Kawasaki sa 4th period. Medyo struggle din si Kai sa final quarter. Abot pang overtime ang laro. Sa overtime ay naging sandalan ng Yokohama si Kai sa opensa. Muntik pang ma-injured ang ating pambato pero lumaban pa rin ito. Hindi pinalad ang Yokohama na makuha ang panalo sa laban na ito.